We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Welcome back, partner. Yes, good morning sa iyo, partner. Good to see you back. Yes, you're in red. Nice to see you again, partner. At sa ating mga kapuso, happy Wednesday, mga kapuso. Mamaya, mga kapuso, partner, live tayo sa Baguio City dahil dun sa alarming na diarrhea cases daw. Diyan sa lungsod ng Pino. Mamaya, ihahatid diyan ni kapusong Jasmine Gabriel Galban. Mamaya makakasama rin natin sa Ivy Hernando para ihatid ang sitwasyon sa Vigan City Public Market. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, ilang estudyante raw ng Mangaldan National High School ang nagka-cutting classes at nakuhanan pa ng video ang pagtalon ng ilan sa bakod ng paaralan upang hindi na pumasok sa klase. Nagkatutok Claire Lacanilao. Sa isang cellphone video, makikita ang ilang estudyante na nag-over the bakod sa Mangaldan National High School. Ilan lamang daw ito sa estudyanteng nagka-cutting classes. Nakasubmit yung pangalan nila sa guidance. So ang ating mga guidance counselors naman ay handa para tugunan kung ano po yung kinakailangang gawin para sa mga estudyanteng katulad nila na mahiling mag-cutting classes, mag-over the backwood, nagubuli. Maigpit na ipinagbabawal ng pamunuan ng paaralan ng pagpasok ng mga outsider. Sila raw ang nangihimok sa mga estudyante upang mag-cutting classes. Sa pamamagitan nito, mababawasan kahit papaano ang bilang ng mga estudyanteng lumiliban sa klase. Isa rin sa ipinatutupad ang pag-i-issue ng vehicle pass o gate pass bago makapasok sa paaralan. Sila po ay sisitahin ng ating mga security guard. Maglalagbook po sila at alamin kung ano yung dahilan o ano yung purpose nila kung bakit sila ay papasok sa ating paralan. Agree kami doon kasi para naman yung sa mga anak din namin na pumapasok dito sa Manghay, kailangan maging mahigpit din sila kasi hindi mo rin masabi ang disgrasya. Kasi siyempre nasa loob yung mga anak namin para mayroon din, pagdating ng mayroong madisgrasya, alam namin kung sino yung ano hindi namin. Okay lang man po na yung patakaran po nila na para din po sa amin yung para iwas aksidente po sa labas. Ganun. Claire Lacanilao para sa Mornings with GMA Regional TV. Bangus deboning area sa Malimgas Public Market sa Dagupan City hindi pa mapakinabangan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Oktubre nung nakaraang taon, nang matapos ang rehabilitasyon ng bangus deboning section ng Malimgas Public Market sa Dagupan City, elevated na ang flooring deboning section. Malaking tulong daw ito sa mga bangus deboner. Pero ang problema, bagamat halos 3 buwan nang tapos ang rehabilitasyon, hindi pa rin ito napapakinabangan ng mga bangus deboner. For then, makakapasok kami dyan sa loob, pagtapos na, kasi hindi pa tapos. Yung equipments nila hindi pa naayos. Paliwanag ng pamunuan ng Malimgas Public Market, hindi pa ito magamit dahil wala pang maayos na kagamitan gaya ng deboning table. Hindi raw pwedeng ipagamit ang mga luma at sira silang equipment dahil takaw-aksidente na ang mga ito. May concern kasi tayo dun sa mga dating equipments po nila, ma'am, na may sira na tapos nagpo-pose ng risk. Kaya as much as possible, kailangan ma-repair muna or best scenario, mapalitan po ng bago. Noong nakaraang taon pa isinumiti ang request for repair sa mga equipment, pero dahil sa issue ng budget, hindi pa maipaayos ang mga sirang kagamitan. Sa oras na maayos na mga kagamitan sa loob ng deboning area, agad itong bubuksan para magamit ng mga bangus deboner. Jasmine Gabriel Galban, para sa Mornings with GMA Regional TV. Dumako tayo sa Baguio City, mga kapuso, dahil naaalarma na raw ang awtoridad sa biglaang pagtaas ng bilang ng mga tinatama ng acute gastroenteritis sa nakalipas na halos 3 linggo. Mula sa Baguio City, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban.
Jasmine, good morning. CJ, sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Health Authority kaugnay sa biglang pagtaas ng kaso ng diarrhea. Ikinababahala ng City Health Office ang biglaang pagtaas ng kaso ng acute gastroenteritis o diarrhea sa Baguio City sa nakalipas na halos 3 linggo. Simula noong December 21, 2023, umabot na sa may 350 ang naitalang kaso ng diarrhea sa lungsod, pinakamataas ang naitala sa unang linggo ng Enero kung kailan nakatanggap ng reklamo ang City Health Office mula sa ilang individual na kumain sa ilang food establishment sa lungsod. Karamihan daw sa mga pasyente nakaranas ng pagdudumi, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Hinala ng otoridad mula sa kontaminadong tubig ang dahilan ng pagtaas sa kaso ng diarrhea. It's an ongoing investigation where we need to also wait for the water sample tests. Nagsagawa na ng investigasyon ng Health Authority. Isinailalim sa water test ang samples mula sa water sources, maging sa water district na nagsusupply ng tubig sa buong syudad, pati na rin ng mga water refilling station. Isa-isa rin kinausap at inalamang kondisyon ng mga pasyente. Habang hinihintay ang resulta, pansamantalang ipinagbawal ang pag-inom ng tubig mula sa mga gripo. Kasabay nito ang abiso na purified o bottled water muna ang gamitin na inumin kapag nasa restaurant o kainan. We are encouraged households na may mga cases din ano, na sa mga families nila to also report in case they have incidents like this. And we are also advising households to also take precautionary measures no, to not use muna the tap water and yung filter system nila. Just use muna yung mga purified water and if not, they can boil muna daw. Pinalalahanan din ang mga may-ari ng establishmento sa tamang food handling at hindi pagbibigay ng service water mula sa gripo. CJ, sa ngayon, ongoing pa rin ang monitoring ng Health Authority kaugnay doon sa mga, kung may mga reported incidents pa ng diarrhea sa iba't ibang barangay dito sa Baguio City. Kabilang CJ sa mga sintomas ng gastroenteritis, ang pananakit ng tiyan, bloating, pagsusuka at diarrhea. At ilan sa mga paraan para makaiwas naman sa gastroenteritis? Well, number one, siguraduhin malinis ang pagkain at inumin, panatilihing malinis ang kusina at hapagkainan. Lutuin ng tama ang pagkain, maghugas ng kamay ng madalas, lalo na pagkatapos gumamit ng banyo, bago maghanda, maghain at kumain ng pagkain at syempre panatilihing malinis ang kapaligiran. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dalawang bahay sa isang coastal barangay sa Vigan City na wasak dahil sa pagguho ng kinatitirikang lupa. Nakatutok Ivy Hernando. 2018 nang huling bisitahin ng news team ang Pamilya Ablog sa Barangay Mindoro, Vigan City, na nooy nananawagan dahil sa pangambang lamunin ng dagat ang kanilang lupa at tahanan. Pero sa unang araw ng 2024, ang kanilang ikinatatakot nangyari na. Gabi ng January 1, nang makarinig ng malakas na kalabog ang mag-asawang Jojo at Mary Jane, mabuti na lamang daw at nasa kabilang bahay sila nang mangyari ang pagguho. Mula 2018, tinatayang 40 hanggang 50 metro na raw na bahagi ng lupa ang kinain ng dagat. Kuray la ko manu JC Wool. Amam kat mo kasta ka adala depende sa amin dito eh. Kustal ro dito ko taga mga taga kustal. Bukod sa Barangay Mindoro, apektado rin ang Barangay San Pedro. Patatayuan daw ng seawall ang mga apektadong lugar. Nag-request kami from OCD amounting of 100 million para iti continuation, iti flood control dita Mindoro. Lalagyan din daw ng groin ang shoreline bilang karagdagang proteksyon mula sa malalaking alon. Ivy Hernando, para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, maayos na panahon ang mararanasan sa halos buong northern at central Luzon ngayong araw. Sa kabila niyan, posible pa rin ang light to moderate rains sa ilang lugar, lalo mamayang hapon base sa rainfall forecast ng MetroWeather. Ayon sa PAGASA, hanging amihan ang magpapaulan sa northern at central Luzon, habang easterlies o kaya localized thunderstorms ang aasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Mga baratilyo at carnival rides para sa Longganisa Festival 2024 sa Vigan City, inumpisahan ng ipatayo. Silipin sa report ni Ivy Hernando.
Ilang tulog na lang, magsisimula na ang isa sa pinakamalaking festival ng Vegan City, ang Longganisa Festival. Nakalatag na ang iba't ibang aktibidad na maaaring daluhan at mapanood sa 10 araw na selebrasyon. 10 days kasi may mga sectors tayo na magse-celebrate every night or every day. So magki-kick off ito or mag-start sa January 18 hanggang January 27. Ilan sa kaabang-abang na aktibidad ang Carizon Float at pinaka-livestock contest sa Agriculture Day. May araw ring inilaan para sa LGBTQIA+, at syempre, ang Longganisa Street Dance Competition at Longganisa Cook Fest. Sa huling araw, isasagawa ang Maikan Festival. Sa Ilocos Food and Wine Festival. So they will be coming over, taste the different gastronomic and Ilocano cuisine dito sa Vegan. Nagsimula na rin pumuesto ang mga baratilyo at carnival rides. Para mauna ma'am sa makagang makabenta, para hindi na yung mga panggastos po makuha na kagad. Baka ma'am sakaling bumenta mo yan, hindi kita mukha ma'am nakaraan, matumal ma'am nung nakaraan eh. Inaasahan na raw ang dagsa ng mga turista sa sunod-sunod na pista ng lungsod at lalawigan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Jackfruit nuggets, tilapia sardines at iba pang kakaibang produkto ibinida ng mga estudyante sa isang grade fair sa Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Ibinida ng mga estudyante ng Mariano Marcos State University ang mga kakaibang produktong nadiskubre sa kanilang kursong Food Processing and Service Management. Kabilang sa mga tampok na produkto ay ang jackfruit nuggets, tilapia sardines, basi, kamangig-based donut, at garlic ice cream. Tampok din ang mga damit na gawa ng mga garments technology student ng universidad. Kanayon nga men kit bangus ti usarinda. So we think nga why not padasan mi ti tilapia nga pagbalinin met nga sardines with the blending tomato, local tomato and mango sauce. It would be helpful especially to the entrepreneurs because it's unique, new. Usually kasi ma'am, maraming ayaw ng jackfruit kasi dahil sa amoy. So, dinevelop namin as nuggets nang sa ganun magustuhan nila. May iba't ibang proseso bago makamit ang final product. Malaking tulong daw ito sa mga estudyante dahil maaari nila itong gawing pagkakitaan. So, itong mga products ng student namin, part ng course requirement nila sa Capstone Project, they need to develop products using locally available ingredients. Lahat ito dumaan sa proseso ng product development, research inclined siya. Tapos sinetest namin yung microbial and pathogen content niya para pag ipapataste test namin, safe to consume sa mga consumers. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Vegan City Public Market sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Backlog ng driver's license sa LTO Dagupan District umakyat na sa mahigit 10,000 dahil sa kakulangan ng PVC card. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Temporary driver's license ang inissue sa 46-anyos sa Simang J nang mag-renew ng lisensya sa LTO Dagupan District. Naka-imprenta sa bond paper ang temporary driver's license at para hindi mapunit, ipapalaminate daw ito ni Mang J. Temporary lang po ma'am ito dahil wala pa daw yung card eh. Tatawagan daw po kung mayroon, ba. Muling tumaas ang bilang ng backlog sa lisensya sa LTO Dagupan District. As of January 8, 2024, nasa mahigit 10,600 na ang backlog sa DL cards matapos pansamantalang ihinto ang pag-imprenta simula noong December 2023 dahil sa kakulangan ng PVC card. Sa ngayon, meron pang natitirang halos 2,000 PVC cards sa tanggapan.
mula ito sa mga na-issue noong huling quarter ng 2023. Pero matapos mag-issue ng memorandum ang LTO Central Office, inihinto na munang pag-imprenta. Priority natin ang mga backlogs, no? Yung mga recent backlogs up to September 2023 at mga OFW. No? Sakaling mapunit o masira, maaari namang mag-request ng panibagong kopya ng temporary driver's license. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Ilang kabataan sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan na nabistong pag-alagala sa 10 oras ng gabi, pinagsisita ng mga opisyal ng barangay. Naka-alerto Claire Lacanilaw. Pinagsisita ng mga opisyal ng barangay ang mga kabataan na nabistong pag-alagala sa 10 oras ng gabi sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Sa amateur video, makikita ang mga kabataang pag-alagala sa kalsada. Mahigpit na ipinatutupad ng barangay ang curfew hours kung saan pagsapit ng alas 10 ng gabi, bawal nang lumabas ang mga menor de edad. Paraan ito ng barangay upang makaiwas sa anumang insidente o krimen na maaring kasangkutan ng mga kabataan. Nagro-roving kasi kami, ma'am. So nakikita namin na every purok talaga, ang daming mga kabataan na pag-alagala. Ayon sa ilang residente, malaking tulong ito sa seguridad lalo na sa mga menor de edad. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga ano kasi wala sila sa loob ng bahay. Siyempre tatambay sila, hindi mo alam kung saan sila pumupunta. Maganda para yung mga kabataan is huwag ano, palakad-lakad na kahit gabing-gabi na, nasa labas pa sila, tas maiwasan yung mga ano yung mga dito yung mga disgrasya ganun. Isa rin sa mga ipinagbabawal ang inuman sa kalsada para makaiwas sa posibleng kaguluhan. May curfew na po para sa mga kabataan. Dapat before 10, dapat nasa loob na ng mga tahanan natin. Tsaka much better kung magstay na lang at kasamang mga magulang natin and then mag-aral mabuti. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga tindera sa wet section ng Vigan City Public Market hindi pa makababalik sa pwesto dahil sa problema sa tubig at ilaw. Makibalita tayo live kay Ivy Hernando. Ivy! Joanne, March 2023 pa nang bakantehan ang wet section ng Vigan Public Market upang bigyan daan ang rehabilitasyon ng pamilihan. Naka-tiles na at naayos na rin ang sewage system ng kada stall sa wet section ng Vigan City Public Market. Pero hindi pa pwedeng gamitin dahil hindi pa tapos ang rehabilitasyon. Aayusin pa raw ang mga ilaw at mga tubo ng tubig sa bawat pwesto. Sa engineering kasi bakinagawa pa yung POW niya. Bali electrical saka yung plumbing. Natapos na raw ang kontrata ng first phase ng proyekto noong Nobyembre. Panibagong bidding umano para sa pagsasayos ng mga ilaw at water source sa wet section. Kaya wala pang katiyakan kung kailan makababalik sa pwesto ang mga fish vendor na ngayon nakahilera sa kalsada sa likod ng pamilihan. Siguro tatapos na rin yung electrical sa kakwan, siguro yung tubig para isang bagsakan na lang pagpasok nila sa taas. Kung sa kasalukuyang pwesto, accessible at madaling maglatag ng paninda. Kami marigatan ma, magising pa tila akong kadakwan tilatan ma. Pero kung papipiliin ang mga tindera, hiling nila'y makabalik na sa kanilang mga pwesto. Pwede lang danong ma'am na talaga. Lalo nagtodo ma'am kada ako malayos. Malayos kami. Joanne, maliban sa baha, problema rin ng mga fish vendor ang init lalo pat tolda lamang ang kanilang silungan. Pero gaya ng nabanggit ng pamunuan ng Vigan Public Market, nakadepende sa proyekto ang kanilang paglipat sa dati nilang pwesto. Samantala, update naman tayo sa presyo ng bigas. Nagtaas na pero may nakaambang pagtaas muli. Nasa 50 pesos ang kada kilo ng regular milled rice habang 52 hanggang 62 pesos naman ang well milled rice. Mayroon din silang ibinebenta na 42 pesos kada kilo. Ito raw yung mga hindi magandang pagkakabilad kaya hindi kasimputi ng butil ng regular at well milled rice. Pero paubos na rin. Yan muna ang latest mula rito sa Vigan Public Market ng Vigan City. Joanne? Maraming salamat, Ivy Hernando.
Sa iba pang balita, 51 anyos na tricycle driver sa Lawag City patay matapos makagat ng kanyang alagang pusa. Tutukan sa report. Nasawi ang 51 anyos na lalaki matapos kagatin ng kanyang alagang pusa sa Lawag City. Nakilala ang biktima na si Arnel Marcos. October 2023 daw nang makagat sa kamay ang biktima. Hindi raw agad nagpabakuna ng anti-rabies ang biktima hanggang sa makaramdam na ng mga sintomas ng rabies. Namatay ang biktima nitong January 5. Namatay rin daw ang pusa. Isinailalim sa isolation at pinabakunahan ang lahat ng nakasalamuhan ng biktima. Nung uminom po siya ng tubig nung January 3 po, sabi niya sa akin, Ma, bakit takot na ako sa tubig? Kanya po sa akin. Nanginginig po siya, tapos nung iinom po siya sanang ganun yung tubig, sumigaw po siya na gumaganon po siya, nanginginig. Ito raw ang kauna-unahang kaso ng cat bite sa lungsod ngayong taon ayon sa City Veterinary Office. Samantala, payo ng awtoridad kapag nakagat o nakalmot ng pusa. Una, hugasan mabuti ang sugat gamit ang malinis na tubig at sabon. Hayaang dumaloy ang tubig sa sugat. Pangalawa, lagyan ng providone iodine at antibiotic ointment ang sugat at takpan ng bandage. At pangatlo, kumonsulta agad sa doktor lalo na kung ang sugat ay malalim o nasa ulo. Maaaring kailanganin ng antibiotic o bakuna laban sa rabies. CJ Torida para sa Mornings with GMA Regional TV. Labing isang katao nasawi sa panibagong Russian missile attack sa Ukraine. Tunghayan sa Globalita. Sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, labing isa ang nasawi, kabilang na ang limang bata at hindi bababa sa 10 ang sugatan sa panibagong missile strike ng Russia sa eastern Ukrainian city. Tuloy ang rescue mission sa mga posibleng survivor habang under state of emergency pa rin ang Ukraine. Dahil sa hindi matatawarang dedikasyon ng mga rescuer, isang 90-year-old na babae ang nailigtas mula sa gumuhong bahay sa Japan. Masungit man ang panahon, diretso sila sa paghahanap sa mga survivor matapos ang 7.6 magnitude na lindol. Agad dinala sa ospital ang ginang. Sa Mexico City, libo-libo ang dumagsa sa Zocalo Square para sa tradisyonal na Three Kings Celebration. Sa Biblia, ito ang pag-aalay ng tatlong haring mago ng ginto, kamanyang at mira para kay Baby Jesus. Binubuo ng 15,000 pirasong tinapay ang giant cake na kanilang pinagsaluhan. Chris Zuniga para sa Mornings with Jimmy, Regional TV. Gabby Garcia excited na sa dalawang bigating serye na Encantadia Chronicle Sangre at Widow's War. Tunghayan sa report. Excited ng Sparkle actress na si Gabby Garcia sa upcoming show sa Kapuso Network. Mapapanood si Gabby sa dalawang paparating na bigating serye ng GMA na Encantadia Chronicle Sangre at Widow's War. Noong January 1 sa teaser na inilabas ng Sangre, kumpirmado na ang pagbabalik ni Gabby bilang Alena kasama ang OG 2016 Sangre na si Nagliza De Castro bilang Pirena, Sanya Lopez bilang Danaya at Kylie Padilla bilang Amihan. Makakasama namang bibida ni Gabby sa intense drama series na Widow's War ang primerang aktres na sina Bea Alonzo at Carla Abellana. Abangan ng Encantadia Chronicles Sangre at Widow's War ngayong 2024 sa GMA. Matapos naman ang kanyang convincing role sa award-winning film na Farfly, sumabak na rin sa teleserye si MMFF Best Child Actor Ewan Mikael bilang Andoy sa hit GMA medical drama series na Abot Kamay na Pangarap. Natunghayan ng viewers ang kanilang eksena kung saan nadapa si Andoy at tinulungan siya ni Justine na makatayo. Naging malalim at makabuluhan ang naging pag-uusap ng dalawa. Patuloy na tumutok sa pinag-uusapang serye na Abot Kamay na Pangarap. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Sabado, 2:30 PM sa GMA Afternoon Prime. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Lugar kung saan tanaw na tanaw ang pamosong wheat mills, dagat at bundok sa Bangi, Ilocos Norte, dinarayo ng mga turista. Tunghayan sa report. Tanaw ang mga pamosong windmills, breathtaking na dagat at lunti ang bundok. Tiyak na mamamangha sa ganda ng view habang ini-enjoy ang mainit na kape sa bahaging ito ng Bangi, Ilocos Norte. Perfect daw ito sa mga biyahero pagkatapos ng long drive dahil tiyak na mapapawi ang pagod sa ganda ng mga tanawin. Ang turistang si Dos, ilang beses na raw niyang binabalik-balikan ang lugar dahil kahit saan mang angulo, Instagrammable ang mga litrato.
Napapawaw ka talaga kasi kita nyo naman, mayroon siyang mountain view, mayroon siyang seaside view. Pinakadinarayo raw ang lugar tuwing sunset. Ang iba naman, binabalik-balikan ang malamig na temperatura dahil may kataasan ng lugar. Dahil walang entrance fee, marami raw ang nagagawi upang kumuha ng only pictures. Ang pinakamaganda po yung sa hapon po. Dapat hapon yung sunset po kasi napakaganda po yung video kung makikita nyo lang po. Yun ang pinakamaraming guests na pumupunta mga bandang 5 PM to 6 PM po. Gav De Luna, para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag, Morning Feels. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. By Colin Powell, the 65th U.S. Secretary of State. Makakasama natin bukas ang isang local fashion designer. Abangan bukas si Jason Nakarpotensyon upang pag-usapan ng In-OOTDs ngayong 2024. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.